Inayaan kong lasunin ng aswang niyang ina ang kanyang pag-iisip. Okay lang kahit dalawa kami. Basta ako lang ang boyfriend mo dito sa Pinas. Huwag kang mag-alala. Hindi namin siya sasaktan. Nasaan siya? Kwentong Takip Silim. Sa mga kakwentong takip silim naming mahilig makinig sa mga narrations, huwag niyo pong kalimutan ha, bumisita kayo sa isa pa naming channel na Sityo Bangungot para po ito sa inyo sa mga gustong makinig ng mga kwentong pampaanto. Huwag niyo pong kalimutan, Sityo Bangungot. Ayon sa statistics, passion of love ang nangungunang dahilan kung bakit maraming krimen ang nangyayari sa bawat bansa. Yung obsesyon ng isang tao sa kapwa nito ay kayang magdulot ng labis na kapahamakan, masunod lamang ang tinitibok ng kanyang puso. Pero paano kung ikaw ang naipit sa ganitong sitwasyon? Paano mo nga ba haharapin ang taong pilit na ipinipilit ang sarili sa'yo? Kung ang pagtanggi ay hindi sapat, kailangan ba talagang buhay ang maging kabayaran? 25 anyos na ngayon ay kalalapag lang sa Guimaras. Isa akong OFW mula sa Canada at agad akong kumaripas pa uwi ng Pinas matapos ibalita sa akin ng Ate Christine ko na ikakasal na siya sa 10 taon niya ng nobyo na si Kuya Pat. Noong una ay dalawa kami sa Canada pero pinili niyang umuwi dito sa aming probinsya dahil hindi kayang mawalay sa kanyang boyfriend. Dalawa na nga lang pala kami sa aming pamilya. Parehas nang wala ang aming mga magulang at hindi naman kami close sa iba naming kamag-anak. Bago natin simula ng kwento, please like and share the video. Huwag na din nating kalimutang mag-subscribe. Tao po! Sino yan? Ang inyong magandang kapatid! Bien? Hindi alam ng ate ko na ngayon ang dating ko. Hindi ko rin naman kasi alam na papayagan agad ako ng amo ko sa Amerika na mag-leave. Kaya naisip ko na lang din na i-surprise siya. Hindi nagtagal ay pinagbuksan na din ako ng pinto ni ate. Grabe talaga ang ganda niya. Ang swerte naman ni Kuya Pat yung mapapangasawa niya. Ate! Diyos ko, anong ginagawa mo dito? Ano pa ba? E di para sa kasal mo. Akala ko next week pang biyahe mo. Nako ate, painumin muna ako ng tubig bago yung chikahan na yan. Nako, kahapon pa ako bumabiyahe. At doon nga ay pinapasok niya ako sa loob. Sarili naming bahay ito na napundar ang mga magulang namin bago sila pumanaw. Mukhang naaalagaan naman ng maayos dahil hindi pa din kumukupas ang ganda ng disenyo sa loob at labas. Ay, may kirot pa din talaga sa aking loob kada naaalala ko na wala na ang aming mama at papa. Buti naman at pinayagan ka na makauwi agad. Ikaw naman masyado mo pinapakitang mismo na ako. Para kang nasa kabilang bayan lang at biglang pakita mo matapos malaman na ikakasal ng pinakamaganda mong ate. Ako ate, I'm so surprised too. Pilukuin mo ba naman? Hindi ko pa inayos yung mga damit ko. Biglang sabi sa akin, approve na ang leave ko. Mabait kasi talaga ang boss namin doon, lalo na kapag alam niyang hardworking ka at hindi ka naman nagkukulang sa trabaho. Be! Oh, Be! Saktong dating mo! Bakit? Kuya Pat! At kumaripas nga ako ng takbo kay Kuya Pat para pabirong sakalin siya. Kababata namin siya ni ate. Dahil parehas kaming babae, eh siya ang bantay at tagapagtanggol namin kada may mga asar sa amin. Sobrang bait niya kaya ang saya ko na din nang malaman na sila ni ate ang magkakatuluyan. Aray! Kung naman talaga masyado mo naman pinapakita, namimiss mo ako ng sobra. Oo, kaya itong para sa'yo.
Matapos noon ay diniin ko ng pabiro ang kamao ko sa kanya na parang kinukunyatan ko siya. Huy, tama niyan, Vin. Baka mamaya kalbo pa mapangasawa ko dahil sa ginagawa mong yan. Makamali yata na bumisita ako dito ah. Nagtutulungan niyo ba ako? Napatawa na lang kami ni Ate Christine nang binitawan ko siya. Paano ba naman kasi? Kalbo na naman talagang tunay si Kuya Pat. O siya, Vian. Ano ang ginagawa ko dito? Para nga sa kasal niyo. Ba't napaaga? Kasi nga, kasal niyo. Ba't ang ganda ko pa din? Well, ako lang to. Iba pala ang hangin na dala sa Amerika, no, be? May mga bagay na nakikita si Vian na hindi natin nakikita. Hoy, maganda yung kapatid ko, no? Manang-mana sa ate. Ayan, buti nga sa'yo. Naging masaya ang kumustahan namin na yon. Marami akong naikwento sa kanila at maging sila din naman. Ayon sa mga ate at kuya ko, busy sila sa magaganap na kasal, kaya madalas silang wala sa bahay. Maigi din daw na umuwi ako ng maaga para makatulong sa kanila kahit papano. Ngayon ay naglalakad-lakad ako sa labas para pagmasdan kung gaano na nga ba kalaki ang pinagbago ng aming probinsya. Pero to my surprise, hindi naman pala gaanong kalaki. Salamat naman at hindi pinunterya ng mga business-minded persons ang magagandang puno sa aming lugar. Mangga kasi ang pangunahing produkto dito sa amin sa Guimaras. Kaya ang sarap lang makita na hindi naalis sa lugar namin ang mga puno. Kaya ang sarap din ng simoy ng hangin eh. Habang naglalakad ay gaya ng dati, tuwing nauwi ako, halos lusawin ako ng mga kapitbahay namin sa tingin. Sa totoo niyan eh, hindi naman talaga sa pagmamayabang. Dalawa kasi talaga kami ni ate na itinuturing na pinakamaganda dito sa aming baryo. Si ate ay dating lumalaban bilang Miss Guimaras at title holder din siya. Ako, hindi kasi yun ang passion ko eh. Kaya hindi ko na din tinahak ang landas na yon. Vian! Ninong? Naku, Ninong, kamusta na po? Napatigil ako sa aking paglalakad. Nasa harap na pala ako ng bahay ng Ninong Guryo ko. Kumpare siya ng papa. Kasama ang tatay ni Kuya Pat at tatlo silang magkakaibigan ng aking papa. Kaya naman kinuha na din siyang ninong ko at ang dati niyang asawa bilang ninang ni ate. Ang huli ko kasing balita ay hiwalay na siya kay Ninang Liway. Ikaw ang kumusta na, Iha? Halina, pumasok ka muna dito sa loob. Bukas ang gate. Gaya ng utos niya ay pumasok ako sa loob ng bahay nila. Grabe, napaka-nostalgic lalo na nang maalala ko na isa yung bahay nila sa mga taguan ko tuwing hinahanap ako ng aking mga magulang. Hindi rin kaanong kalaki ang pinagbago nito at kita na rin ang mga kalawang sa luma nilang gate. Ang bahay nila na bato ay mukhang matagal na ding hindi napipinturahan dahil sa naglulumang kulay nito. Hindi na ako pumasok sa loob. May tambayang kasing malaking puno ng mangga doon sa labas ng bahay nila. Umuwi ka ba para sa kasal ng ate mo? Eh bakit hindi man lang namin nabalitaan? Ikaw talaga, Ninong. Anong akala mo sa akin, artista? Kapag uuwi, kailangan alam na lahat. Eh sa ganda mo ba namang yan? Hindi natin alam kung isang lalaki naghihintay na makita ka ulit. Lalo na ngayon na wala na talaga siyang tsansa sa ate mo na ikakasal na. Grabe ka talaga, Ninong. Ang sabihin mo, kung ilang babae ang natutuwang hindi ako uuwi dahil kayang-kaya kong akitin ang kanilang jowa nang walang ginagawa. Nako eh, tama ka nga din naman dyan. O siya, kumain ka na ba? Gusto mo na mangga? Siyempre naman po. Eh nako, wala ka pa rin talaga pinagbago. Mangga pa rin ang babalik-balikan mo dito sa Guimaras. Eh, bigyan mo ako ng ilang minuto at tatawagin ko lang ang kinakapatid mo si Rick para tulungan tayong manungkit. Si Kuya Rick? Akala ko po ba nasa Tarlac po siya naninirahan? Eh, uli ka na sa balita, Iya.
Isang taon na din magmula nang pumanaw ang ninang liway mo at ang pagdesisyon na ni Rick na tumira kasama ko rito. Eh, kawawa naman ang ninong mo. Ilang taon na ding mag-isa dito sa bahay. Ah, ganun po pala yung nangyari. Mabuti nga naman at may kasama ka ng muli sa bahay niyong two. Oh, yan na pala siya. Rick, anak, sakto ang labas mo. Nandito si Vien. Halika na tulungan mo ako mamitas ng mangga. Napatingin ako sa direksyon kung saan naroon si Kuya Rick. Magbata pa kami nang huli ko siyang nakita. At grabe, ang laki ng pinagbago niya. Ang dating matabang bata, eh grabe na ang pinayat ngayon na halos hindi na ata nakain. Abot-batok ang kanyang mga buhok at natatakpan ng kanyang bangs ang mga mata niya. Naging mas purong kayumang ginadiin ang kulay niya. Dati kasi, napakaputi nito dahil hindi naman madalas pinalalabas ni Ninang Liway sa bahay para makalaro namin. Kuya Rick! Kamusta ka na? Long time no see ah! Napalingon siya sa akin hanggang sa hindi na maalis ang tingin niya sa akin. Masyadong matagal ang kanyang tingin na feeling ko ay ini-scan niya pati kaluluwa ko. Medyo naiilang ako kaya tumayo ako sa aking pagkakaupo para simula na ang pagpipitas ng mangga sa puno nila. Tara, tulungan mo kami ni Ninong dito magpitas sa mangga. Tara na dito, Rick. Bago pa maabutan ng gabi ang dalaga natin dito. Hindi na ako lumingon sa kanya at nagbisibisihan na lang na tumulong kay Ninong Goryo. Pero nararamdaman kong parang may nakatitig sa aking likuran. Grabe ang pagkailang na nararamdaman ko noon, lalo na nang lumapit siya sa amin. Habang nagpipitas eh, hindi niya ako kinakausap pero kada lilingon ako sa kanya, eh maaabutan ko siyang nakatingin sa akin. Matapos ay iiwas ang tingin. Siguro dahil matagal na din nang huli kaming magkita. Kaya hindi na siya gaya ng dati na napakadaldal at sanay na sa presensya ko. Nang mapuno ang isang plastik ng mangga, ay pinatigil ko na si Ninong Goryo at Rick. Palapit na din kasi ang gabi kaya kailangan ko nang umuwi. Pinipilit ni Ninong Goryo na ihatid ako ni Kuya Rick, pero tumanggi ako. Awkward nga kami ngayon nakasama si Ninong, papano pa kaya pagdalawa na lang kami? Bukod pa doon, may nagsasabi sa sarili ko na mas maiging umuwi na lang ako ng mag-isa. Sigurado ka ba na ayaw mong ihatid ka ni Rick? Huwag na, Ninong. Pare namang bago ako dito. Ikabisado ko na ngayong daanan at kilala naman nila ako dito. Okay lang po talaga ako, Ninong. Magpahinga na po kayo. Salamat po sa mangga. So, uulitin po pag naubos. O siya, kung yun ang gusto mo. At kahit anong oras, kapag naubos yan, bumalik ka lang dito, ha? Eh, purga na rin naman kami sa mga mangga dito sa probinsya. Oh, sabi mo yan, Ninong, ha? Mauna na po ako. See you around, Ninong at Kuya Rick. Paalam. Ingat na, anak! Matapos noon ay dumiretso na nga ako pauwi ng bahay. Mga 10 minuto lang naman ang layo ng bahay nila sa amin, kaya malapit na din ako agad. Pero habang naglalakad ay bigla akong napatigil sa isang malaking puno sa harap ng bahay namin. Kasing edad na to ng ate ko at hindi namin pinapuputol yon. Dahil sa lubos ang alaga ni Mama doon noong siya ay nabubuhay pa. Anyway, tinigil ko na ang aking paglalakad at humakbang papalapit doon sa puno para masiguro kung tama nga ba ang aking nakikita. At nang makalapit, siya ding biglang taasan ang aking balahibo. Kumpul-kumpul na itim na paru-paro ang nakakapit sa katawan ng puno. Sa talang buhay ko na nakikita ko ang punong ito, ay yun ang kauna-unahang pagkakataon na makita ang punong yon na dinadapuan ng sandamukan na itim na paru-paro. Kaya naman napabilis ako ng lakad papasok ng bahay. At doon ay naabutan ko sila Ate Christine at Kuya Pat sa sala na nag-uusap. Ay, Diyos ko! Ano ba yung nangyari sa'yo? Tingal na hingal ka. May humahabol ba sa'yo? Sino yan? Tara, ituro mo sa akin. Oh, wala. Nagulat lang ako dun sa puno sa harap ng bahay natin. Bakit?
Ay, punong-puno ba naman ang paru-parong itim? Nagkukumpulan sila doon, kala mo naman may meeting eh. Paru-parong itim? Kumpulan? Sa tagal ko dito ay hindi ko pa nakikitang may nagkukumpulan na paru-paro sa puno nating yon. Sinabi mo pa, kaya kumaripas na ako ng takbo. Oh, huwag niyo sabing tatakutin niyo ang mga sarili niyo ha. Malay niyo nga naman, may meeting sila tapos ginulo mo pa, Vien. Kung ako sa inyo, kumain na tayo para maiwa na yung mangga na daladala mo. Kinabukasan ay nakaplano ako na magpapalit ng cash sa bangko kaya nandito ako ngayon sa labas. Nag-aantay ng masasakyang tricycle. Kailangan pa kasing sumakay ng trike bago makasakay sa terminal ng jeep papunta doon sa pinakamalapit ng bangkong alam ko. Ilang minuto din ako dito pero mukhang mailap ang trike ng ganitong oras. Alas 6 pa lang kasi, kailangan ko kasing mauna sa pila para makauwi din ng maaga. Habang nakatayo, ay nagulat naman ako nang may humintong motor sa aking harapan. Ako naman bilang paranoid na babae dahil din sa laki ng dala kong pera. Hinawakan ko ng mahigpit ang aking bag at hinanda na ang sarili kung sakali mang masamang tao ito. Pero nang tanggalin niya ang helmet, ay siya naman akong napabuntong hininga ng malakas. Kuya Rick, naku, ikaw lang pala yan. Kala ko kung sino. Nakita ko kung paano siya ngumiti sa reaksyon ko. Kung ako din naman kasi sa posisyon niya, ganun din ang magiging reaksyon ko. Saan ka? Aba, nagsasalita ka pala. Pasensya ka na. Kasi nahihiya ako nung una kitang makita sa bahay. Ito naman, di mabiro. Pupunta ka ng bayan para bumisita ng bangko. Kasi wala naman atang nadaang tricycle dito sa lugar natin kanina pa. Hanggang ngayon eh, matumal pa din yung trike dito sa atin. Sa bayan? Pupunta ako ng bayan para mamili. Gusto mo umangkas? Seryoso? Ngayon mismo? Ikaw, pupunta sa bayan. Sa motor mo. Oo, tara. Abay, tara na nga. Ano, may helmet ka ba dyang extra? Bigyan mo ako ng 5 minuto. Kukunin ko lang sa bahay. Seryoso ka talaga, Kuya Rick, no? Salamat. Sige, dyan ka lang, ha? Hindi nga nagtagal eh, nakabalik din agad siya. Malapit lang kasi ang bahay nila sa pwesto ko ngayon. Tinanggap ko na ang alok niya dahil kung mag-aantay ako, eh baka abutin na ako ng bukas, hindi pa ako nakakapagpalit ng pera. Nakangkas ako sa likod niya at dahil may malubak na parte ng daan eh, napakapit ako sa bewang niya. Nagulat na lang ako na kahit malubak eh, binilisan niya ang pagpapatakbo ng motor na naging dahilan para mapayakap na ako ng mahigpit sa kanya. Kuya Rick, dahan-dahan naman. Mamaya, magkapalit na tayo ng mukha dito sa sobrang kapit ko sa'yo. Sa tingin ko ay narinig niya ako. Pero hindi niya yung pinansin dahil patuloy pa din siya sa pagpapatakbo ng mabilis. Kaya naman halos mapunit ko na ang damit niya sa sobrang kapit doon. Dahil nga sa bilis ng pagpapatakbo eh, nakarating na din kami kaagad doon sa bangko. Ay, Kuya Rick, grabe ka naman magmaneho. Bilis-bilis. Ayos nga eh. Grabe din ang yakap mo sa akin. Nung sinabi niya yon, meron sa loob ko na hindi natuwa. Para kasing pakiramdam ko sinasadya niya para mas mapayakap ako sa kanya. Pero hinayaan ko na lang. Iniisip ko na lang na at least nasa bangko na ako at mukhang una pa ako sa pila. Gusto mong sunduin kita pagkatapos? Ha? Naku, wag na. Matagal pa ako dito. Susunduin kita. Pahingi akong number mo. Nagulat na lang ako nang bigla niyang ilabas ang cellphone niya at ibinibigay sa akin. Ay, wag na, kuya. Baka sunduin din ako ni Ate Christine mamaya dito. Iniiwasan mo ba ako? Uy, Kuya Rick, hindi, no? Ba't mo naman iisip yan? Sadyang may plano lang po talaga ako mamaya, kaya hindi na ako makakasabay sa'yo pag-uwi. Pero salamat, ha? Salamat talaga sa offer mo.
Osha, mauna na ako at baka maunaan pa ako sa pila. Sayang naman yung pagmamadali ng ride mo dito kanina. Hindi ko na siya hinantay na makasagot at tumalikod na ako sa kanya. Parang napaka-red flag yata ng inasta ni Kuya Rick. Kaya kahit na wala naman talaga akong plano mamaya at hindi naman talaga ako susundin ng ate ko, yun na lang ang naisip kong dahilan para makaiwas sa kanya. Umabot ako ng 3 oras magpapapalit lang ng gas. Dahil magtatanghali na nang matapos ako at wala naman sila ate sa bahay, kumain na lang ako sa labas, sa restaurant, para kahit papano safe ang dala kong pera. Nakaupo ako sa sulok ng resto at mag-isang kumakain ng maramdaman kong parang may nakatingin sa akin. Inikot ko ang aking paningin pero wala naman. Busy naman ang mga tao sa paligid na nakain din. Pero pagdingon ko sa harap ko, ay parang aatakihin ako sa gulat nang makita ko si Kuya Rick na nakaupo na sa harapan ko. Kuya Rick? Sabi ko naman sa'yo, susunduin kita para malibre kita ng pagkain. Naka-order ka na ba? Sige, mag-order ka na. Sagot ko. Totoo lang, gusto ko siyang tanggihan. Hindi ko alam kung paano niyang nalaman na naandito ako. At mas lalong hindi ko alam kung sino ang nagbigay ng permiso sa kanya na ayos lang sa akin ang may kasabay kumain. Ayokong maging rude sa kanya dahil sa koneksyon ng pamilya namin. Kaya inayaan ko na lang ulit. Total sabi niya namang libre, yun na lang siguro ang price ko sa bigla niyang pag-upo sa harapan ko. Hindi nga nagtagal dumating na ang order namin. Nag-order ako ng sinigang na matagal ko nang namimiss kainin at saka halo-halo special version. Si Kuya Rick naman, kung anong in-order ko siya ding in-order niya. Para parehas daw kami. Paborito mo bang sinigang? Ito ba? Adobo talaga ang paborito ko, pero dahil miss ni miss ko na ang asim nito, nag-crave na ako sa lasa niya. Ikaw, Kuya, paborito mo din ba yung sinigang? Oo. Okay. Tara, kain na tayo. Salamat sa libre, Kuya Rick. Walang anuman. Sa uulitin. Naging tahimik yung buong pagkain namin. Tahimik pero kung ano-anong ginagawa niya sa harap ko na nakakailang. Paano ba naman? Hindi na nga ako nagsasalita at nakatingin na lang sa cellphone ko dahil sa sobrang ilang ko sa kanya na andyan yung bigla niya akong titingnan tapos bigla din siyang mapapangiti na parang natatawa sa may kakain. Paulit-ulit na ganon ang reaksyon niya at isa lang ang naisip kong dahilan kung bakit ganon siya sa akin. Hindi kaya may gusto sa akin itong si Kuya Rick? Tapos na kaming kumain at ngayon ay pauwi na ako sa bahay. Ang gas ng motor ni Kuya Rick. Hindi na ako nakatanggi pa dahil nalaman niyang hindi naman pala ako susunduin ni Ate Christine. Malay ko ba naman kasing kaibigan niya pa din pala si Kuya Pat. Naandito na naman kami sa lugar kung saan lubak-lubak ang daan. Alam kong nananadya na siya kasi hindi niya pa din binabagalan ang andar. At sige pa rin karipas ng takbo na siyang dahilan para mapakahapit na naman ako ng maigpit sa kanya. Nang makarating kami sa lugar namin alos malusaw ako sa tingin ng mga tao. Pinagtitingin ang kaming dalawa. Malay ko na lang kung anong nasa isip ng mga ito. Salamat po, Kuya Rick. Sabi ko na makababa ng motor. Naiinis na ako sa kanya. Bukod sa ang bilis niyang magpatakbo napansin ko sa kanya kanina na nilalapit niya yung katawan niya sa akin palikod para magdikit kami. Nakakabastos yung kinikilos niya. Papasok na sana ako sa loob nang bigla niyang hawakan yung braso ko at sabay hinila papalapit sa kanya. Kaya ang posisyon namin ay halos magkalapit ang aming mukha. Buti na lang at saktong tawag sa akin ni Kuya Pat mula sa labas.
Nang marinig ko ang boses ni Kuya Pat ay agad akong tumakbo papalapit sa kanya. Kuya Pat! Oh, ano nangyari sa'yo at parang nakasiman ang mukha mo dyan? Opar, nandiyan ka pala. Ah, oo nga kanina. Sabi mo magkasama kayo ni Vien? Bah, salamat naman at natin mo na maayos yung prinsesa namin. Pauwi ka na ba? Oo, bakit ka nandito? Sira, parang namang hindi mo alam kung sino yung pakakasalan ko. Ah, oo nga pala. Sige, mauna na ako. Hindi niya na kami hinantay na makasagot at bigla siyang kumaripas ng alis papalayo doon sa bahay. Nakita ko yung nangyari kanina, Vien. Hindi ko lang pinansin. Nanliligo ba sa'yo yung Rick? Kuya naman, alam mo naman may boyfriend ako sa Amerika. Eh, hindi ko alam dyan kay Kuya Rick. Napaka-weird talaga kung umasa sa akin. Parang... Basta. Ako, Vien, weird talaga yung kaibigan ko na yan. Pero sabihin mo sa akin, kapag tingin mo, hindi na normal yung inaasta sa'yo at ako mismo ang kakausap sa kanya. Yes po, sir. Hindi ko na sinabi sa kanya kasi ayoko nang may isipin pa siya. Tsaka kung may weirdong ginawa ulit si Kuya Rick, kayang-kaya ko nang sabihin yun sa kanya. Kinaumagahan ay late na nang magising ako. Tiningnan ko yung oras sa cellphone ko at nakita kong 10:00 lagpas na ng umaga. Matutulog pa sana ako pero narinig ko na ang katok ni ate sa labas. Vien, tumayo ka na dyan at anong oras na? Hindi ka umuwi para matulog lang dito sa bahay. At narinig ko na nga ang alarm clock ko sa labas. Tumayo na ako bago pa masundan yung tawag niya dahil magtitigre na naman yon maya-maya. Pagkalabas ko ay naabutan ko sila Kuya Rick na nagluluto sa kusina. Good morning, lovebirds! Tignan mo yung sikat ng araw, tsaka mo ako batiin ng good morning. Tanghali na, Vien! Ito naman, oh. Alam mo namang minsan lang ang pahinga niyang kapatid mo. Bakasyon niya, kaya hayaan mo na siya. Alam mo, Kuya Pat, guardian angel talaga kita, eh. Naku, itong dalawang to, nagtutulungan pa. Osha, kamusta naman ang tulog mo? Siyempre, masarap. Ano bang ulam natin ngayon? Ano pa ba? E di yung request mong adobo. Salamat ate. Ang bait-bait po talaga. Kayo talagang dalawa. Kanina lang halos lumawa ang alang-alang mo kakasigaw para magising si Vien. Ngayon naman halos mapunit ang ngiti mo sa kapatid mo. Ha? Talaga ba? Matapos noon ay nagharuta na sila. Kaya naman dumiretso na ako ng banyo para magilamos. Mahirap talaga kapag third wheel ka. Napaaga ang tanghalian namin dahil nagugutom na ako. 11:00 pa lang ay sabay-sabay na kaming kumain nang niluto nilang adobong manok. Oo nga pala, Vien. Napag-usapan namin ang ate mo. Total, plano naman natin na tutulong ka sa amin sa paghahanda sa kasal. Eh, makikisuyo sana kami kung maaaring ikaw na yung pumunta sa isang shop na nakaschedule ngayon na pupuntaan namin para sa cake sa kasal. Eh, meron kasing isang shop na hindi pa namin napupuntaan at ngayon yung appointment. Though minapili na kami. Eh, for formality sakes lang sana na may dadalo pa din doon sa appointment. Huh? Eh, di ba mas maayos nga sa kanila kung sasabihin nyo na lang ng diretso na may napili na kayo para hindi na masayang yung oras nila? Alam ko naman yun. Kaso, kaibigan ko kasi yung may-ari ng shop kaya nakakayang sabihin na hindi na kami interesado sa designs niya ng cake. Oh! Oh, edi mas maingi kung kayo yung pupunta ate. Kaibigan mo pala eh, baka ma-offend yun pag ako yung pumunta sa kanila, hindi ikaw. Tumigil ka na nga dyan at ang dami mong dahilan. Ano, pupunta ka ba o hindi? Ano, pupunta. Sige na nga. Kahit na hindi ako agree sa gusto nilang mangyari, wala din naman kasi akong plano buong araw, kaya pumayag na lang din ako. 4:00 na nang umalis ako papuntang shop at gaya ng utos nila, andun lang ako para tingnan yung design. 1 oras din yata ang tinagal noon, pagkatapos ay dumiretso ako sa palengke para magtingin-tingin ng ilang mga tinda.
Mag-alasays na din nang makababa ako ng jeep pauwi sa bahay. Habang naglalakad eh, hindi pa rin nawawala ang mga tingin sa akin at pasarin ang kumustahan ng matatagal na naming kapitbahay. Nang malapit na ako sa bahay ay napansin ko na naman yung punong malaki namin. Naaalala ko yung nakita ko kagabi. Grabe talaga yung taas ng balahibo ko noon. Dumiretso na ako ng lakad papasok ng bahay at nakasara ang pinto. Mukhang lumabas ang dalawa. Pero mali ako ng akala. Dahil sa pagbukas ko ay isang malakas na hiyawan at palakpakan ang sumalubong sa akin. Welcome back, Jen! Inikot ko ang aking mga mata. At doon ay naproseso ko sa utak ko ang nangyayari. May pa-surprise ang dalawa. Marami ring mga tao sa bahay at pamilyar na mga mukha ng bawat isa. Mga kababata namin, kaibigan nila mama at papa, pati na din si Ninong Goryo ay naandun. Diyos ko, mga to, nag-abala pa kayo. Oh, huwag kang umiyak. Dahil kami ang sinurpresa mo kahapon, ikaw naman ngayon. Diyos ko talaga, kayo talaga, nag-abala pa kayo. Eh, ayaw mo ba? Aalis na kami. Hoy, sabi Nino, tara na, kumain na tayo at mag-celebrate. Woo! Nagsimula na nga ang kainan namin sa loob. Sa eksi ng oras na yon, nagawa pa talaga ng lovebirds na ito na surpresahin ako. Na-appreciate ko naman yon dahil nakapagkumustahan ako sa mga kababata ko pati na din sa mga kapitbahay namin dati. Siyempre, sa celebration, hindi mawawala ang alak, kaya nilibre ko na yon sa kanila. Habang nakikipag-usap ako sa isa sa mga kababata ko eh, nakita kong pagdating ni Ninong Goryo, pati si Kuya Rick. Tumakbo naman ako papalapit kay Ninong para bumate. Ninong, buti naman na nakadating ka. Kala ko eh, snubin mo na ako eh. Nako, huwag ka na magdrama dyan at dumaan lang kami ng Kuya Rick mo sa palengke para bilang ka ng bagoong. Ayan, namitos na naman ang mangga para sa'yo. Sabi mo daw kasi, ubos na yung mangga na inuwi mo nung isang araw. Ha? Kino ko sinabi kay Kuya Rick yun? Meron pa kayo akong natira dito sa bahay. Karya, ano bang tinatayo-tayo mo dyan? Halina't magsak dito! O siya'y nana, iwan ko na muna kayo ng Kuya Rick mo dyan ha. At mukhang tinatawag na ako ng tropa. Matapos noon ay umalis na siya at naiwan nga kami ni Kuya Rick doon. Naiilang pa din ako sa kanya pero bisita ko siya kaya kailangan kong kausapin. Tara Kuya Rick, kain na muna ikaw sa loob. Ano kasi, Bien? Ano? Ano? Bakit? Ano yun? Sige, kain muna tayo sa loob. Sa itsura ng mukha niya, may nais siyang sabihin pero hindi maituloy. Hindi ko na yung pinansin at inaya ko na siya sa loob para kumain. Habang nasa loob ay kapansin-pansin na mailap siya sa mga bisita at hindi nakikipag-usap. Nakayuko lang ang kanyang ulo at kung iaangat siya naman ay palihim na lilingon sa akin. Napansin yun ng mga kaibigan ko. Kaya sinabihan nila ako na kausapin na muna siya. Si Kuya Pat kasi busy na nag-iinom sa labas. Kuya Rick, may gusto ka bang sabihin sa akin? Kasi kanina ka pa napapansin ng mga kaibigan ko na nakatingin sa akin. May matutulong ba ako sa'yo? Pwede ba kitang makausap? Oo naman. Tungkol ba saan yan? Okay lang ba kung sa tahimik na lugar? Sige, doon na lang tayo sa harap ng bahay. Sige, tara. Pagkatapos noon ay sabay na kaming pumunta doon sa tapat ng bahay. Naandun kami sa may puno na malaki sa harap ng bahay para tahimik. Nung naandun naman kami, hindi siya
makatingin sa akin at mukhang walang balak na magsalita, kaya ako na ang nagtanong sa kanya. Kuya Rick, ano ba yung gusto mong sabihin at kailangan talaga dito pa tayo sa tahimik? Bien, kasi okay lang ba sa'yo kung araw-araw kitang bisitahin sa inyo? Ha? Bakit mo naman gagawin yun, Kuya Rick? Gusto ko kasing makita yung ganda mo araw-araw. Ano? Gusto kita. Gusto kita, Bien. Pwede ba kitang ligawan? Para akong pinako ng kung sino mang hangin doon sa aking kinatatayuan. Nakita ko naman ang mga sign na may gusto siya sa akin, pero ang marinig yung galing sa kanya ang nakapagpagulat sa akin. Kasi pangkapatid lang ang kaya kong ituring sa kanya. Bumaba pa nga ang level ng kakilala dahil sa mga inakto niya ng nakaraang mga araw. Paano ko kaya sasabihin sa kanya na malabong tanggapin ko yung nararamdaman niya? Huwag kang mag-alala. Hindi kita pipigilan na bumalik sa Amerika. Kahit sundan pa kita doon, makita lang kita. Kasi Bien, nung unang beses na makita ulit kita, alam kong ikaw ang gusto ko at hindi kita dapat pakawalan pa. Kuya Rick, pasensya na ha. Hindi ko matatanggap yung nararamdaman mo. Hanggang kinakapatid lang yung turing ko sa'yo at malabong lumagpas pa doon. Hindi sa lahat, kuya, may boyfriend na ako sa Amerika. Okay lang. Okay lang kahit dalawa kami. Basta ako lang ang boyfriend mo dito sa Pinas. Kahit sa Guimaras lang. Nung sinabi niya yon, ay hinawakan niya ang aking mga braso. Kaya winaksik ko yon para makabitaw sa kanya. Hindi ko nagustuhan yung mga salitang lumalabas sa bibig niya. Eh, pas hindi okay sa akin, kuya. Pasensya ka na. Pagkatapos noon ay iniwan ko na siyang mag-isa sa may puno. Pasalamat na lang ako at hindi na siya nang ulit pa. Hindi ko lubos na maisip na magagawa niyang irekomenda na mag-two-time ako para sa kanya. At ano daw? Kahit sa Guimaras, siya lang ang boyfriend ko. Muli, pakiramdam ko ay nabastos ako. Bien! Ba mo na dyan! Ano ka ba, Be? Lasing yan kagabi. Kaya matulog muna. Hapon na, Be. Baka masobrahan na naman sa tulog. Nagising na lang ako nang marinig ko ang OJ alarm clock ko sa labas. Nang idilat ko yung mga mata ko. Para atang nabagsakan ng mabigat na bakal ang ulo ko. Grabe ang sakit. Nang ikagalaw ko na sana ang katawan ko. Para naman akong dinagana ng 10 sako ng bigas sa sakit. Bien, papasok na ako ha! Nang pumasok si ate, ay napatingin na lang ako sa kanya. Nakikita ko pa naman siya ng maayos, kaso parang may nakaharang sa aking mga mata. Nagulat na lang ako nang biglang lumapit sa akin si ate na puno ng pag-aalala ang mukha. Bien? Anong nangyari sa'yo? Puno ka ng bulutong! Ano? Tignan mo sarili mo, oh! Inarap sa akin ni ate ang salamin ko sa gilid ng tulugan at halos mapabalikwas ako sa refleksyon ng sarili ko. Puro nga bulutong. Bakit ako biglang tinubuan ng bulutong? Ewan ko sa'yo! May kinain ka bang hindi pwede sa'yo kagabi? May kumagat ba sa iyong insekto? Wala ate! Wala naman akong allergy sa mga handa kagabi at lalong wala namang insektong kumagat sa akin! Vian, ano nangyari sa'yo? Hindi ko alam kuya! Tarantang-taranta ako sa sarili ko noong kahahanap kung papaano bang mabilis na paraan para gumaling agad ang bulutong ko. Pero sabi ng ate, kailangan ko lang daw umiwas sa malalansa. Huwag munang maligo at mag-stay sa bahay. At syempre, yun na nga ang ginagawa ko. Nakakainis, imbis na i-enjoy ko yung bakasyon na to eh. Dalawang araw na magmula nang tumubo yung bulutong,
at 2 araw din akong kulong sa bahay. Sila ate at kuya Pat naman pumunta ng bayan para ayusin yung ibang detalye para sa kasal nila. Naiwan ako mag-isa sa bahay, nagpapagaling. Tao po. Sino yan? Yan? Sobrang hirap akong igalaw ang kada parte ng katawan ko. Kaya sinilip ko na lang sa bintana kung sino yung tao sa labas. Nang makita ko eh, nagulat naman ako nang makita si Kuya Rick. Napaisip na lang ako kung anong ginagawa niya sa bahay. Eh hindi naman maayos ang huli naming pag-uusap. Baka nahihirapan ka pang gumalaw kaya papasok na ako ha. Hindi pa ako nakakasagot eh. Narinig ko na lang na bumukas yung gate namin sa labas. Wala naman akong balak na papasukin siya sa bahay pero wala na akong nagawa nang dire-diretso siyang pumasok hanggang sa loob at umupo sa harapan ko sa sala. Kuya, anong ginagawa mo rito? Yung bulutong mo, kamusta na? Masakit pa din ba sa katawan? Dinalhan kita ng mangga, baka sakaling makapagpagaan ang pakiramdam mo. Paano mo nalamang may bulutong ako? Pagkatanong ko sa kanya noon, ay nakita ko kung paanong biglang nataranta yung ekspresyon niya sa mukha at napapalingon sa gilid-gilid para umiwas ng tingin sa akin. Kasi kung hindi ako nagkakamali, sila Kuya Pat at Ate Christine lang naman ang may alam na may bulutong ako. Hindi pa ako lumalabas ng bahay at wala namang bisita sa amin noong mga nakaraang araw. Ah, ano? Kay Pat. Nabanggit ni Pat sa akin. Ha? Huh? Pero maayos yung bilin ko kay Kuya Pat na huwag sasabihin sa iba na may bulutong ako. Ano kasi? Grabe kaya yung pag-aalala ko sa'yo. Wala na kasi kung narinig sa'yo simula nung nag-usap tayo nung isang araw. Napatigil naman ako doon sa sinabi niya. Naalala ko na naman tuloy yung pag-amin niya na pilit kong binubura sa isipan ko. Sabi ko naman sa'yo, tanggapin mo na lang ako bilang boyfriend mo. Sisiguraduhin kung hindi ka magkakasakit at masasaktan pa ng ganyan. Sinabi niyo yon nang nakatingin nang malagkit sa aking mga mata. Kaya agad kong iniwas ang tingin ko sa kanya. Naiilang ako sa ikinikilos ni Kuya Rick. Kayang-kaya kitang protektahan sa mga sakit na ganyan. Kayang-kaya ko ding itigil ang bulutong mo kung gugustuhin ko. Pagkasabi niya noon, ay bigla niyang hinawakan ang kamay ko na siya ko namang iniwaksi. Nakita ko kung papaano nagbago ang ekspresyon ng mukha niya mula sa malalagkit na tingin ay nanlilisik ang mga mata niya sa akin. Kuya, sinabi ko naman sa iyo, di ba? Ano bang ayaw mo sa akin? Kuya, lumabas ka na ng bahay, please! Hindi maganda yung pakiramdam ko at hindi ka nakakatulong. Sa tingin mo, kaya kang pagalingin ng boyfriend mo sa Amerika? Nasaan siya ngayon, ha? Malis ka na! Tandaan mo, hindi lang yan ang huling sakit na mararamdaman mo hanggat nagmamataas ka ng tingin sa sarili mo, Bien. Pagkasabi niya noon ay dire-diretso naman siyang lumabas ng bahay at hindi ko na siya nilingon pa. Nang masigurado kong nakalagpas na siya ng gate, ay agad kong nilak ang pinto sa loob. Sa sobrang sama ng pakiramdam ko, ay nakatulog ako sa sala habang inaantay ang ate at Kuya Pat. Nagising na lang ako nang may bumubukas ng pinto. Naalala ko si Kuya Rick kanina. Bigla na naman akong binaluta ng takot. Paano kung bumalik siya? Ate, Kuya, kayo na ba yan? Walang nasagot at tuloy lang ang pagbubukas ng pinto sa labas. Kaya naman ay pinilit ko ang sarili ko na makatayo pero nang ilalapag ko na ang kaliwang paa ko sa sahig ay naramdaman ko na lang ang sarili ko na natumba sa sahig. Pilit kong tinatayo ang sarili ko pero hindi umaayon ang kaliwa kong paa. Sinilip ko kung anong problema ng paa kong yon at labis ang gulat ko nang makita kong namamagay ito. Ay hindi ito lumubo sa laki.
para akong tinubuan ng lobo sa loob ng aking kaliwang paa. Vin! Anong ginagawa mo dyan sa sahig? Ayos ka lang ba? Tinuro ko sa kanya ang kaliwang paa ko na siyang kinagulat niya din nang makita. Dali-dali nila akong pinagtulungan na buhatin ni Kuya Pat papunta sa kwarto ko. Ano bang nangyayari sa katawan mo? Hindi pa nga magaling ang bulutong mo, tapos ngayon, bigla namang lumulobo yung kaliwang paa mo. Ate, hindi ko alam. Wala naman akong ibang nakain at hindi naman ako nalabas. Hindi ko alam bakit nangyayari sa akin to. Sa totoo lang, ay inis na inis ako sa sitwasyon ko ngayon. Alam ko naman na alagaan ko ng maayos ang sarili ko. Kaya hindi ko alam kung bakit nangyayari sa akin ito ngayon. Hindi ko alam kung sangayon kayo pero baka gusto niyong ipatingin kay nanay ang sitwasyon mo, Vien. Alam mo naman, albularyo si nanay, di ba? Hindi ba maganda kung sa doktor muna natin ipatingin si Vien? Eh, pakiramdam ko kasi may kung sino na pinaglalaruan si Vien eh. Kung hindi naman siya kumain ng kung ano-ano at sigurado naman siyang naalagaan niya na maayos yung sarili niya, eh hindi ba nakakapagtaka na bigla na lang siyang tutubuan ng kung ano-anong sakit nang wala man lang sinyalis? Napaisip ako sa sinabi ni Kuya Pat. Tama siya. Papaano mangyayaring bigla akong tutubuan kung ano-anong sakit sa loob lamang ng ilang araw nang wala man lang senyales? Pero pinaglalaruan? Sino naman ang gagawa sa akin noon matapos ang maayos na selebrasyon namin nung nakarang araw? Vien, okay lang ba sa yung suggestion ng Kuya Pat mo? Pag-iisipan ko po ate at Kuya Pat. Sa ngayon, ayos lang po ba kung iwan niyo po muna ako? Gusto ko lang magpahinga. Sige. Lumipas ang araw na yon at nagising ako sa isang umaga na hindi pa din bumubuti ang pakiramdam ko. Sobrang bigat at sobrang sakit sa katawan. Para akong bibigay na. Uli sa isip ko ang pumunta ng ospital at magpakumpain. Wala akong kahit na anong card na pwedeng tumulong sa akin sa bill at ayokong maging pabigat at sagabal sa paghahanda nila ate para sa kasal nila. Gusto ko sanang lumabas ng kwarto pero hindi sapat ang lakas na meron ako at hindi pa kaya ng namamagang pa ako. Kaya naman nagsisigaw ako doon sa kwarto para makuha ang atensyon ni ate at hindi nga nagtagal ay bumukas ang pinto ng kwarto ko. Pero nung silipin ko kung sino yon, nagulat na lang ako nang makita si Kuya Rick sa aking harapan. Anong ginagawa mo dito, Kuya Rick? Tinawagan ako ni Pat para sabihin bantayan ka. Hindi ka na nila hinintay na magising dahil may mahalaga daw silang kailangan puntahan. Pero... Bien, gusto ko sanang pakinggan mo muna ako. Takang-taka ako sa kinikilos niya pero wala naman akong magawa dahil hindi ko makontrol ang katawan ko. Umupo siya sa gilid ng kama at diretsong tiningnan ako sa mata. Sorry. Sorry sa mga weirdong inasta ko at sinabi ko sa iyo noong mga nakaraang araw. Alam kong hindi mo nagustuhan ang mga narinig mo mula sa bibig ko. Kaya humihingi ako ng tawad sa iyo. Hindi ko makontrol ang sarili ko at natakot kita. Pasensya ka na. Hindi ako makapagsalita. Nagtatalo ang isip ko kung paniniwalaan ko ba siya o hindi. Pero sa itsura niya, mukha naman siyang seryoso at sincere sa paghingi niya ng tawad. Alam kong mahirap para sa iyong marinig na gusto kita, lalo na't kinakapatid mo ako. Pero hindi ko babawiin ang nararamdaman ko kasi totoo yun. Ang gusto ko lang mangyari ngayon eh, hayaan mo kung alagaan ka. Kung kailangan mo akong utos-utusan, sige lang. Ano ba naman yung isang araw na gambalang binigay ko sa'yo, diba? Kalimutan muna natin yung mga nangyari nung nakarang araw at bumalik tayo dun sa time na para tayong mga batang inaalagaan ng isa't isa. Game? Pero, Kuya Rick... So ano? Mag-aalmusal ka na ba? Sakto, may niluto akong lugaw dito. San ka kakain? Diyan na lang? O gusto mong alalayan kita papunta sa labas? Huwag ka nang tumanggi. Ito yung unang beses na hindi mangga ipapakain ko sa'yo.
First time ko atang narinig muli yung masayang tono ng boses niya. Huling narinig ko nito nung mga bata pa kami. Napangiti naman ako doon, lalo na nung sabihin niyang unang beses na hindi mangga ang iaalok niya sa akin. O ayan, napangiti na kita. So anong prepared niyo, Madam Bien? Dine-in or take-out? Anong prepared, Kuya Rick? Prepared yun. Ay, pasensya na, Madam. Province boy. Sige, sir. Dine-in po. Di ako makalakad. See? Sabay turo ko doon sa pako. Agad din naman siyang lumabas para kunin yung lugaw na hinanda niya para sa akin. Tumingin-tingin ako sa paligid at hindi ko makita yung cellphone ko. Kung hindi ako nagkakamali, nilapag ko yun sa ilalim ng unang kuha. Itatayo ko na sana yung katawan ko para tingnan sa ilalim ng kama pero bigla naman pumasok ulit si Kuya Rick. Madam, masyado ka naman excited sa lugaw at mukhang tatayo ka pa dyan papuntang sala. Hindi no, Kuya Rick. Pwede mo bang tingnan sa ibaba ng kama kung nahulog yung cellphone ko? Anong cellphone ka dyan? Bawal yun sa may sakit. O siya, kumain ka muna at maiinumin ka pang gamot. Pero... Ay, pasaway na pasyente. Kumain ka na muna, madam. Hindi ko na lang muna hinanap ang sipi ko at kumain. Anong oras na din kasi at grabe na ang tunog ng tiyang ko sa gutom. Mmm! Abo ko, Yuri ka. Sarap nitong lugaw mo ah. Luto mo? Oo naman. Wala ka bang tiwala sa skills ko? Hindi naman. Bihira lang kasi sa lalaki na masarap pagluto, no? Take for example, si Kuya Pat. Napaka-red flag sa pagluluto. Panahon pa ng kopong-kopong yung paniniwalang yan, Bien, ha? Tsaka... Tsaka... Nung nahiwalay kasi ko kay Papa at pinilit kinuha ni Mama, maraming nagbago sa buhay ko. Ang daming bagay kong kailangang matutunan. Ay, ganun ba yun? Okay lang ba sa'yo nung ikwento mo sa akin kung anong nangyari sa'yo? Nung mga taon na yun, para naman may topic tayo. Nung mga taong yun? Sabihin na lang nating nagbago buhay ko. Kaya naging mahirap na din sa akin ang makipagkaibigan sa iba. Iniiwasan ako ng mga kalaro ko at constant ang pambubuli sa akin. Kaya laking pasasalamat ko na lang din nung tinuruan ako ni Mama ng mga bagay para maipaglaban ang sarili ko. Ipaglaban ang sarili mo? Sa paanong paraan? Sa ko... Oh, ba't napatigil ka? Alam mo, tapos ka nang kumain kaya inumin mo na lang tong gamot na dinala ko para sa'yo. Mabis ang gamot to kaya huwag ka nang tumanggi. Anong gamot dyan? Wala sa butika nito. Natural na gamot na mabisa sa sakit mo ngayon. Safe ba yan, Kuya? At anong akala mo sa akin, lalasunin ka? Abumalay natin! Sira. Kahit anilangan ako sa gamot na tinutuko niya, ininom ko na lang yon. Kulay green yon na inumin at sabi niya ay tanim daw nila yon sa bahay. Mapait siya at hindi ko matukoy kung anong halaman yon, pero matapos kong inumin ang gamot na ibinigay niya ay nakaramdam ako ng antok. Hindi ko na malaman ang mga sumunod na nangyari dahil pinikit ko na ang aking mga mata at dun nga ay nakatulog ako. Nagising ako ng madilim ang paligid at tahimik. Pinakiramdaman ko ang katawan ko at nakapagtataka na hindi siya mabigat. Tinayo ko ang sarili ko at naging madali yon sa akin. Sinilip ko ang pako at bumalik na din siya sa dati. Agad kong sinindi ang ilaw at nang tingnan ko ang sarili ko sa salamin, wala na yung malalaking bukol na dala ng bulutong. Napapatalon ako doon sa loob ng kwarto at hiyaw. Ilang saglit pa ay bigla namang may bumukas ng pinto sa kwarto ko at nakita ko ang nag-aalalang mukha nila Kuya Pat at Ate Christine na mukhang nagising ko yata sa lakas ng sigaw ko. Ano nangyari? Ano nangyari? Okay ka lang ba? Okay na okay! Tingnan niyo, magaling na ako!
Hala, oo nga. May ilang mga peklat pero wala yung sandamakmak na malalaking bulutong. At hindi lang yan, ate. Nakakatayo na ako. Diyos ko, salamat naman. Hoy, Kuya Pat. Anong expression yan? Ba't hindi ka naman masaya? Hindi naman sa pangungundra pero hindi ka ba nagtataka? Bigla ka nalang gumaling. Kagabi lang para kang si Majin Buu sa lahat ng lobo sa katawan mo eh. Ito naman? Hindi. Seryoso, parang hindi kaya kinukulam ka. Ha? Ano ba yung sinasabi mo, B? Pero Be, tingnan mo ha. Hindi ka ba nagtataka sa mga nangyayari kay Vien? Kahit yata sinong doktor eh, mahihirapan na i-explain na isang araw may bulutong siya. Tapos biglang lumobo ang paa niya, sabay ngayon, biglang magaling na. Di ba parang... Pero sino? Eh, yun ang hindi natin alam. Napaisip ako doon sa sinabi ni Kuya Pat. Sa totoo lang, hindi malabong totoo nga yun. Kasi kahit sino yatang nag-aral ng medisina, mahihirapan na i-explain yung mga bagay na nangyari sa akin sa loob lang ng 4 na araw. Pero ang iniisip ko, sino? Sinong kukulam sa akin? Masyado kaming naging busy nung mga nakalipas na araw. Diyos ko, para kaming mga aligagang daga sa pag-aayos ng kasal. Naging sagabal din talaga nung nagkasakit ako, kaya pinilit naming pagkasyahin yung natitirang mga araw at sa awa ng Diyos, na-achieve namin yung goal namin. At ngayon nga, nakatakda ng ikasal ang aking nag-iisang ate. Oh, tigilan mong luha mo pag nakita mo na akong naglalakad sa aisle, ha? Dito pa lang, ate. Naiiyak na ako. Paano pa kaya pag nakita na kita sa harap? Tigilan mo na nga yung drama mo. Basta sa susunod, ako naman imbitahan mo sa kasal mo kung sino mang boyfriend mo sa Amerika, okay? Ito naman si ate. Ryan yung name niya. Ryan. Abay, hindi mo pa pinapakilala sa akin. So paano ko matatandaan? Oo na, oh. Promise, next time. Ako siya. Pumuesto ka na dun sa labas at hintayin mo na lang ako dun. Baka mamaya ako magulhol ka na dyan. Sayang ang makeup natin. Sa totoo lang, hindi ako makapaniwala na ikakasal na nga ang ate ko. Ang saya-saya ko pa para sa kanya. Nagsimula sila Kuya Pat bilang childhood friends, tapos ngayon, sila pala ang nakatadhana sa isa't isa. Ay! Ang lalim naman ng buntong hininga na yun. Ay, Diyos ko! Kuya Rick, bakit ka naman nagugulat dyan? Nagulat ba kita? Naku, pasensya na. Gusto ko lang sanang mag-hi sa'yo. Ang tagal na din nung huli tayong nagkita eh. Oo nga eh. Sobrang busy lang nung kasal. Gahol kasi sa oras gawa nang nagkasakit ako. Oo nga pala. Hindi ka pa nagpapasalamat sa akin ha? Ako kaya ang nagpagaling sa'yo. Ha? Anong ikaw? Magtatampo na ako sa'yo niyan eh. Yung gamot na binigay ko sa'yo, nakalimutan mo na? Ah, oo. Sige. Sabihin na natin na isa nga yun sa nakapagpagaling sa akin. Salamat, Kuya Rick. Eh, bien. Hmm? Ano yun, Kuya Rick? Pwede ba kitang makausap? Napahinto ako doon sa tono ng boses niya. Ganitong-ganito kasi yung tono ng boses niya nung nakaraang umamin siya sa akin. Bien, kailangan ka na sa harap. Ay, naku, Kuya Rick. Pwede bang mamaya na lang? Mukha kasi magsisimula na yung kasal eh. O sige na muna. Bye muna ha. Bye. Buti na lang tinawag ako ni Kuya Pat. Agad-agad akong pumwesto sa harap. Wala na kaming mga magulang kaya ako na ang tumayo sa pwesto na dapat ni Papa. Nagsimula na ang kasal at grabe ang emosyon ko na nararamdaman. Habang naglalakad ang mga abay bungiti ko kay Kuya Pat na nauna na palang umiyak sa akin. Eto na si Kuya. Wala pa nga ang ate, sinimulan niya na ang iyak. Pero habang pinagmamasdang ko ang paligid at nanunood sa mga bagay, hindi ko rin maiwasang mapansin
yung malalim na tingin sa akin ni Kuya Rick. Iniiwas ko ang tingin ko sa kanya pero kada madadaanan siya ng paningin ko naaabutan ko siyang nakatitig sa akin. Sobra akong naiilang na sana may kurtina o kung sino man nahaharang sa akin para hindi ko siya makita. Hindi nagtagal nagsimula na ngang maglakad si ate. Doon nga ay hindi ko na napigilan ang aking mga luha at halos mabura ko na ang make-up ko sa mukha. Lalo na nung iaabot ko na ang kamay niya kay Kuya Pat. Kahit sino ay aakalain ako yung groom sa reaksyon ko. Nagtatalo kami ni Kuya Pat ng iyak sara. Habang nagpapalitan ng kanilang mga vow, nagulat na lang ako nang may mag-abot sa akin ng banyo. Nang lingunin ko yon kung sino. Si Kuya Rick. Magpunas ka muna ng luha. Okay lang kuya, may banyo po ako dito. Pero kahit tinanggihan ko ang alok niya, ay nagulat na lang ako nang ipunas niya ang panyo sa aking mata. Agad akong napalayo sa kanya. Kuya, okay na. Sige na, akin na yung panyo. Ako na magpupunas. Aantayin kita mamaya sa gilid ng simbahan pagkatapos ng kasal. Mag-usap tayo. Binanggit niya ang mga katagang yon nang sobrang lapit sa aking mukha. Gusto kong sumigaw na gawin niya yon, pero kailangan kong pigilan ang sarili ko na gumawa ng eksena. Akala ko ay aalis na siya sa tabi ko pero doon siya pumwesto at nararamdaman ko ang katawan niyang dumidikit sa akin. Ako naman, pilit kong nilalayo ang sarili ko. Hindi nga nagtagal natapos na ang vow ng dalawa at nang sasabihin na ni Father ang kiss the bride. Halos matanggal na ang kamay ko sa kapapalakpak sa aking ate at kuya. Oras na para ihagis ni ate ang bulaklak at dahil wala akong planong magpakasal anytime soon, hinayaan ko na lang ang mga single ladies naming friend ang pumesto doon sa harapan. Habang nakatalikod, nilakasan ni ate ang paghagis ng bulaklak at nagulat na lang ako nang mapunta yon sa direksyon ko. Ayoko mang saluhin nakita ko na lang ang sarili ko na nakaabang na ang kamay ko para makuha ang bulaklak. Nang akmang kukunin ko na siya namang labas ng isa pang kamay sa harapan ko. May ibang sumalo ng bulaklak nang lingunin ko kung sino. Diyos ko, si Kuya Rick ang nakakuha. Pero yung mga sumunod niyang ginawa, ang labis na nakakapagpagulantang sa akin. Humarap siya sa akin at doon ay may inilabas na bagay mula sa kanyang bulsa. Dahan-dahan niyang binuksan yon at nang aking makita, isa palang kwintas. Gusto kong lamunin ng lupa sa mga oras na yon dahil ang sunod niyang ginawa ay lumuhod sa aking harapan. Buong yuko ako ng ulo dahil alam kong lahat ng tao ay nakatingin sa amin. Bien, alam mo namang gusto kita mula nung muli tayong magkita. Yung ganda mo ay gandang hindi ako magsasawang makita sa araw-araw. Kaya Bien, sana tanggapin mo ang pag-ibig ko para sa'yo. Walang kumikibo sa paligid. Wala akong naririnig na kahit anong reaksyon pero alam ko na ako ang sentro ng atensyon. Lahat ay hinihintay ang sagot ko. Yung mukha ko namumula na sa hiya at galit. Bakit kailangan niyang gawin ito sa akin? Akala ko ba ay napag-usapan na namin ito? Bien. Kuya Rick, alam mo una pa lang nang umamin ka sa akin, sinabi ko na sa'yo na hindi ko matatanggap ang pag-ibig mo. Meron akong boyfriend sa Amerika at alam mo yan. Hindi ko siya ipagpapalit kahit kanino, Kuya Rick. Kuya Rick, sorry pero tumayo ko na dyan. Tama na yan. Pero imbis na makinig sa akin kinuha niya ang kwintas sa box at pilit niyang ikinakabit sa akin yon. Ako naman ay nagpupumiglas at hindi ka nagtagal
nakita ko na lang si Kuya Pat sa aking harapan at si Rick sa lapag. Sinuntok siya ni Kuya Pat. Lumayo ka na dito, Rick, bago pa kung anong magawa ko sa'yo. Ayos ka lang? Vin, ayos ka lang? Hindi ko na maalala ang mga sumunod na pangyayari dahil nakita ko na lang ang sarili ko na napaupo sa sahig. Bumigay na ang aking tuhod at pilit kong niyuyo ko ang sarili ko sa lahat. Nakakahiya. Sobrang nakakahiya. Kasalukuyan ako nasa kwarto at kinukuha ang aking lakas. Nagpatuloy ang selebrasyon namin at oras na nga para sa kainan. Sa bahay na ang handaan. At hindi na kami kumuha pa ng venue para sa reception dahil malawak na naman ang bahay namin. Hindi ko alam kung paano ko ihaharap ang sarili ko sa lahat dahil sa nangyari kanina. Vian, papasok na ako, ha? Sige, kuya. Teka, kumusta ka naman? Ito, parang gusto ko na lang magpalamon sa lupa. Ano ka ba? Para ka naman bago sa bago. Di naman yun yung unang beses na may umaming may nagkagusto sa'yo, di ba? Pero kuya, kasi nasira namin yung kasal niyo. Nasira ako. Uy, sino may sabing nasira mo? Nasira niya. Nasira ng gagong Rick na yon. Dapat nung una ko pa lang kayo makita sa harap ng bahay, binalaan ko na siya. Pero kuya, pakiramdam ko kasalanan ko ang lahat ng to eh. Ano ba pinagsasabi mo dyan? Dapat hindi ko hinayaan nalang maging okay ulit kami. Tapos ko siyang busted din. Nung araw na tinawagan mo siya para magbantay sa akin, dapat hindi ko nalang tinanggap yung tulong niya. Nag-isip patuloy ako ng kung ano-ano. Ha? Anong sinasabi mong tinawagan para magbantay sa'yo? Kailan ko ginawa yun? Nung araw ng pagkatapos lumubuin pa ako, di ba pinapunta mo siya ng bahay para mabantayan ako? Hindi. Hindi ko siya tinawagan noon, Vien. At higit sa lahat, bakit ko naman siya pagkakatiwalaan na bantayan ka? Eh saglit lang kaming lumabas ng Ate Christine mo noon para bumili ng ulam. At nagulat na lang kami na pagdating namin tulog ka pa din. Hanggang sa yun na nga, pagising mo, bigla ka na lang magaling. Ano? Hindi ito maaari. Kailangan natin siyang i-report sa polis. Trespassing yung ginawa niya eh. Eh, teka kuya, wag na. Huwag ngayon, ayoko pong magkagulo pa lalo na sa kasal niyo. Pero... Huwag ngayon kuya, please. Gusto ko lang makita si ate na masaya ngayon. Tama na yung consumption ko sa kanya. Sigurado ka ba dyan? Vin, ayos ka lang? Okay na ako. Huwag kang mag-aligaga dyan. Tara na at mag-party-party tayo dun sa labas. Tara! Let's go! Lalo ako natakot kay Kuya Rick sa mga nalaman ko mula kay Kuya Pat. Pero kailangan kong isantabi yun. Sayang ang ilang buwan, linggo at araw na ibinuhos namin para sa araw na ito. At ayokong maging sagabal pa lalo sa mag-asawang ito. Kaya naman bit-bit ang isang bote ng alak sa aking kamay. Nilakasan ko ang tugtog. Pumesto sa gitna at doon ay nagsimula na nga kaming magsayawan at magpakalunod sa alak. Ilang oras pa nga eh, naramdaman ko na ang tama ng alak sa aking katawan. Paikot-ikot ako doon sa mga bisita at kinukumusta sila. Panay ang tanong nila sa akin sa nangyari kanina, kaya paulit-ulit din ako na nagsabi na ayos lang ako. Kahit ang totoo ay iniiwas ko lang ang sarili kong isipin pa yon. Sa ngayon ay nasa table ako nila Kuya Pat, kung saan kasama niya ang mga magulang niya, pati na din si Ate Christine. Woohoo! Tagay pa! Ito naman si Kuya Pat, parang mahina naman sa alak. Vien, tatawanan na lang talaga kita kapag nakita na naman kitang nagtatawag ng uwak sa gilid, ha? Ikaw talaga, Vien. Tama na yan. Baka magsuka ka na naman. Suka-suka. Suka-suka lang. Sige, magpakalasing ka ulit tapos bukas puro ka na naman bulutong. Oo nga, no ate. Bago pa ako tubuan ng maletsing bulutong na yan. Alak pa lang huling sinubo ko sa bibig kong yon. Bulutong? Kailan?
Bakit hindi namin niya nabalitaan? Oho, Nay. Tinubuan na siya ng bulutong sa buong katawan. Pagkatapos, hindi pa natapos doon dahil bigla lang lumobo ang kaliwang paa niya. Lumobo? Anong ginawa niyo? Paano gumaling? Wala. Bigla nilang umayos pagkagising ko. Thank you kay Lord. Yung Rick na yon, akala niya siya yung pagaling sa akin. Pinakinom niya lang naman ako ng gamot na napakapait. Nalasaan ko pa. Ha? Ano? Anong gamot? Wala. Wala, be. Sadyang kung ano-ano lang ang iniisip nitong si Vin. Lasing na kasi. Hindi. Ano? Anong gamot yung tinutukoy mong babae ka? Hindi ko na marinig ang nasa paligid ko dahil may kung ano akong nararamdaman sa aking sikmura. Parang may mga gumagalaw na kung ano sa aking tiyan. Hanggang sa hindi nagtagal napaluhod na lang ako sa lupa. Doon ay naramdaman ko ang sarili kong naduduwal. At hindi nagtagal ay nagsuka na nga ako. Ngunit ang nilabas ng aking bibig ang siyang nakapagpapalayo sa mga taong nakapaligid sa akin. Dahil imbis na mga kinain ko ang aking isinuka, ay mga insekto ang lumalabas sa aking bibig. Patuloy ang paglabas ng mga maliliit at lumilipad na bagay sa aking bibig hanggang sa maramdaman ko ang aking katawan na bumagsak sa lupa. At doon ay nawala na ako ng malay. Pagkagising ko ay nagulantang ako sa aking nadatnan. Si Nanay Bilen kasama sila Ate Christine at Kuya Pat. Nasa paligid ko at may mga bagay na nakalagay sa aking paanan. May planggana sa gitna at may hawak na kandila si Nanay Bilen. Rosario at mayroon ding santo. Nakapikit ang kanyang mga mata at tila ba may binabanggit na dasal. Ate? Diyan ka lang, Vien. Diyan ka lang. Hindi bago sa akin ang kanilang ginagawa. Nag-oorasyon si Nanay Bilen. Mukhang nagdesisyon na silang ipaalbularyo ako dahil sa nangyari sa akin kanina. Kaya naman tumahimik na lang ako sa gilid at ipinikit ang aking mga mata. Ilang minuto pang ang nagdadasal, naramdaman ko na lang ang malakas na hangin na tumama sa aking katawan. Napakapituloy ako ng mahigpit kay ate. Sa inaasahan ay namatay ang kandilang nakapaligid sa amin at napadilat kami nang biglang tumayo si Nanay Bilen. Isang lalaking lumalapit sa iyo, Vien. Dito lang siya nakatira at nakatungtong na din sa bahay niyo. Iisa lang ang naiisip kong dahilan. May labis na paghanga sa iyo ang lalaking ito at ginagamitan ka niya ng kulam para maghiganti sa iyo. Kuya Rick? Oo. Siya lang ang taong naiisip ko. Halina't puntahan natin sila sa kanila para matigil na ang kulam. Ano? Paano po? Ako na ang bahala. Kahit napakalalim na ng gabi ay lumabas kaming apat at nagtungo sa bahay nila Kuya Rick. Kasama sila Kuya Pat. Kakatok na sana kami sa kanilang gate ngunit nagulat na lang kami nang makita si Ninong Goryo na balisang paikot-ikot sa kanilang malaking puno ng mangga. Nang makita kami ni Ninong, ay agad-agad niya kaming pinagbuksan ang gate at tila ba, hinihintay ang aming pagdating. Goryo, alam mo ba ano nangyayari? Oo, parang awa mo na, Bilen. Hindi masamang tao si Rick. Gawa ito ng nanay niyang mangkukulam. Huwag kang mag-alala. Hindi namin siya sasaktan. Nasaan siya? Doon nga itinuro ni Ninong Goryo ang loob ng kanilang bahay. Pagpasok namin sa loob, ay nagulantang na lang kami sa aming nakita. Nakapalibot ang mga kandila sa kanilang bahay. May isang planggana sa gitna at mas lalong nanlaki ang aking mga mata nang makita ang aking litrato na nakalagay sa kanyang harapan kung saan siya nakatayo. Hindi ako makapagsalita sa mga nadatnan.
Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin mo ang ngalan mo. Mapapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Iniangat ni Aling Bilen ang rosaryong hawak at nagsimulang magdasal. Doon nagsimula naman si Ate Christine na ipakalat ang holy water na kanyang hawak. Nang makuha namin ang pansin ni Kuya Rick at akmang pipigilan si Nanay Bilen, nilapitan siya ni Kuya Pat at noon ay hinawakan ng mahigpit. Anong ginagawa niyo sa aking bahay? Ano sa tingin ninyo ang inyong ginagawa? Dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakainin sa araw-araw. Tay, ano to? Bitawan mo ako, Pat! Ninong Goryo, tulungan mo ako. Masyado siyang malakas. Doon nga ay lumapit na si Ninong Goryo kay Kuya Rick. At alam kong masakit man sa kanya, tinulungan niya si Kuya Pat sa pagpigil kay Kuya Rick. Hinawakan niya ang anak at nagpatuloy si Aling Bilen sa pagdadasal. Ganon din ang pagbasbas ni ate ng tubig sa paligid ng bahay para akong istatwa doon na hindi alam ang gagawin dahil buong akala ko ay kakausapin lang namin si Kuya Rick. Tama na! Tama na! Para sa'yo to, anak. Patawarin mo ako. Bien! Tulungan mo ako! Sabihin mo sa kanilang gusto mo din ako! Bien, dyan ka lang. Huwag kang lalapit sa kanya. Huwag kang makikinig sa mga sasabihin niya. Bien! Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Pero kahit naman hindi sabihin niyo ni Nanay Bilen, ay hindi talaga ako lalapit sa kanya. Ni hindi ko nga magalaw ang aking katawan dahil sa pagkabigla sa mga nangyayari. Patuloy ang ganong sitwasyon kung saan nagdadasal si Aling Bilen at hawak-hawak siya nila Kuya Pat at Ninong Goryo. Hindi pa nga nagtagal ay naramdamang kumuli ang isang malakas na hangin na tumama sa aking katawan na siyang nagpapikit ng aking mga mata. Pagkadilat ko nito ay nagulat na lang ako nang makita si Kuya Rick na nakahiga na sa bisig ng kanyang amang si Ninong Goryo. Tapos na ang kulam. Po? Tapos na ang kulam na pinapataw sa'yo, Vien. Ang mga nangyari sa'yo nitong mga nakaraang araw ay kagagawan niya dahil sa labis na pagkakagusto sa'yo. Pero naging malakas ang tulong ng may kapal at nagawa niyang mapaalis ang masamang espiritu na nagpapalakas kay Rick. Ligtas na po si Vien, ma. Oo. Patawarin niyo siya. Patawarin niyo ang anak ko. Patawarin niyo ako. Dapat ay mas naging mabuting ama ako at binantayan siya sa kanyang paglaki, pero inayaan kong lasunin ng aswang niyang ina ang kanyang pag-iisip. Nawalay siya sa akin ng matagal at hindi ko alam na ganito na ang kanyang kinahinatnan. Patawarin mo ako, Vien. Patawarin mo ako, inaanak. Hindi ako makapagsalita. Hindi ko alam kung ano ang aking sasabihin. Gustuhin ko mang yakapin si Ninong ay hindi ako makalapit sa kanya dahil labis ang pagkatakot ko kay Kuya Rick. Bukod pa doon, hindi ko maibibigay ang kapatawaran na hinihingi ni Ninong kay Kuya Rick. Malalim ang sugat sa aking puso at hindi ko kaya ang magpatawad sa ngayon. Vien, tara na. Ninong, wala naman po kayong kasalanan. Huwag po kayong humingi ng tawad sa akin. Alam ko pong mahirap din po para sa inyo yung nangyari ngayon. Sana niyo pong sisihin ang sarili niyo sa mga ginawa niya sa akin. Alis na po kami. Paalam po. Hindi ko masasabing wala akong sama ng loob kay Ninong dahil hindi ko alam kung hanggang saan ang alam niya at hinayaan niya na gawin yon sa akin ni Kuya Rick. Umalis na kami sa kanilang bahay at umuwi. Sa ngayon ay bumalik na ako sa Amerika at 3 buwan na din natapos ang nangyaring kababalaghan sa akin sa Guimaras. Ang huli kong balita kila Ninong Goryo ay umalis na daw sila doon sa probinsya at nagpakalayo-layo. Sina Ate Christine at Kuya Pat naman
nakatanggap lang ng magandang balita matapos mapag-alamang buntis na si ate sa panganay nila. Sa totoo lang, nagdulot sa akin ang trauma ang mga nangyari, kaya mailap akong makipag-usap sa mga lalaki. Mabuti na lang at nasa tabi ko ang aking boyfriend na si Ryan. At binabantayan ako 24/7. Ang alam niya lang, may hindi magandang nangyari sa akin sa Guimaras, kaya naman ang ako siyang sasama na sa susunod kong pag-uwi. Mahalaga ang komunikasyon sa lahat ng uri ng pagsasama. Ito ang isa sa pinakamalagang bagay sa kahit anong relasyon. Dahil dito nagsisimula ang mga pagkakasundo at pagkakaintindihan. Ngunit papaano kung ang taong gusto mong magkaroon ng komunikasyon sa iyo ay wala na rito sa mundo? Gugustuhin mo pa ba talagang makausap siya kung siya ay nasa kabilang buhay na? Welcome to Kwentong Takip Silim. Ito po ang inyong lingkod, Wilmore Plopino, na ngayon ay muli maghahatid sa inyo ng isa na namang kwento ng kababalaghang Chuck na mapapatindig ang inyong mga balahibo, hango, mula sa kwentong ipinadala sa atin ngayon ng ating letter sender na tawagin na lang daw natin siya sa pangalang Arthur. Alin at alamin natin kung paano nga ba binago ng isang malagim na trahedya ang buhay nila ng kanyang pinakamamahal na si Lorena. Huwag na natin itong patagalin pa at pakinggan na natin ang kanyang kwento. Oo, ate, promise. Mamaya, kakausapin ko na si Arthur tungkol dito. Siguraduhin mo lang, Lorena. Matagal na tayo nag-usap tungkol dito, di ba? Sana naman this time, huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Siguro naman, maiintindihan kanyang live-in partner mo. Hindi naman pwedeng lagi kang nandyan sa inyo. Kailangan mo ring mag-grow. Malapit na ang uwi ko, kaya ayusin na natin ang dapat ayusin. O siya, sige na. Kailangan ko ng iba batong tawag. Bye. Bye, ate. Ang dilim pa rito sa bahay. Anong oras na ba't parang wala pa si Arthur? Di bale, hihintayin ko na nga lang. Surprise, Lorena! Arthur! What's this? Surprise, love. Happy 11th anniversary. Masyado yata kita nagulat ah. Namumutla ka eh. Oo. Nagulat nga ako, love. Ano ba kasing meron? I mean, ngayon mo lang kasi ito ginawa, love. Sobrang na-surprise talaga ako. Eh kasi, special ang gabing to, love. Ha? Anong ibig mong... Arthur! Bakit ka lumuluhod dyan? Love, 11 years na tayo ngayong araw. Medyo late na nga ito eh, pero matagal kong pinagandaan to. Will you marry me? Yes! Uy, sige yes na! Yes na yan! Papayag yes yan! Love, masyado kaya tang shock dyan. Ano na? Hindi mo na ba ako sasagutin? Medyo nangangalay na ako kakalo dito eh. Yes, love! Siyempre naman, papakasal ako sa'yo. Magandang araw po sa inyo, buong Kwentong Takip Silim Community. Lalong-lalo na sa mga taong bumubuo ng napakagandang programang ito.
kabilang na ang mga paborito kong narrator na si Sir Jupiter, Sir Wilmore at si Miss Anne. Itago niya na lamang po ako sa pangalang Arthur. 43 years old, isang OFW dito sa bansang Kuwait. Gusto ko lang sanang ibahagi sa inyo itong kwento namin ng dati kong nobya na itago na lang natin sa pangalang Lorena. Ang babaeng pinangarap kong makasama habang buhay. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong pumasok sa kokote ko at bigla ko na lang naisipang ikwento ito dito sa inyong programa. Ganong hindi ko nga ito magawang ikwento ng buo sa mga kaibigan at kakilala ko. Masyado kasing malaki ang iniwang sakit ng karanasang ito sa puso ko, Sir Wilmore. Kaya nga siguro hanggang ngayon, hindi pa rin talaga ako tuluyang nakaka-move on. Childhood sweetheart ko si Lorena, Sir Wilmore. Nakatira kasi kami noon sa isang barangay lang. Kaya naman halos simula pagkabata pa lang ay magkakilala na talaga kami. 17 years old yata ako nang magkaroon kami ng romantic feelings sa isa't isa. Habang 16 anyos naman siya noon. Actually, wala nang ang ligaw ang naganap sa amin noon eh. Basta na lang talagang naging kami. Hanggang sa nag-decide kaming magsama sa iisang bubong nung pareho na kaming nasa early 20s. Maayos naman ang buhay namin noon. Kahit hindi pa kami kasal, sobrang naging masaya naman kami sa isa't isa. Hanggang sa umabot na nga kami ng mahigit isang dekada. 11th year anniversary namin noon ni Lorena. Nang mag-propose ako sa kanya, Sir Wilmore. Iyon na yata ang pinakamasayang nangyari sa buhay ko na hindi ko inaasahang siya pa rin palang magiging pinakamalungkot na huling sandali kasama ko, si Lorena. Happy anniversary, love. Nakalimutan nga pala kitang bigyan ng gift kanina. Nandun kasi sa sasakyan eh. Hindi ko tuloy agad na ibigay sa'yo. Gift? Aba, may pag-gift din pala tong suntubi misis ko. Ano ba yon? Eto. Tuta? Tuta ang regalo mo sa akin? Wow! Ang cute-cute naman yan. Thank you, love, ha. Sa wakas pumayag ka rin na mag-alaga tayo ng aso. Oo, kasi alam ko namang gustong-gusto mo magkaroon yan eh. Thank you, love, ha. Pero alam mo ba, pinakaba mo ako kanina. Ha? Bakit naman? Eh, ang tagal mo kasi sumagot eh. Kala ko ayaw mo nang magpakasal sa akin. Bakit mo naman naisip yan? Sira ka talaga. Eh, bakit kasi ang tagal mo sumagot? Eh, kasi love, ang totoo niyan kanina nakausap ko si Ate Cherry. Magbabakasyon sila ngayong darating na New Year dito sa Pinas. Tapos gusto niya sanang mag-bonding kaming pamilya. Mag-hiking daw kami magkakapatid somewhere in Visayas. Kaya lang ayaw niya akong isama, ganun ba? Sorry, love, ah. Alam mo namang malaki talagang pagtutol niya na magsama tayo nang hindi pa tayo kinakasal, diba? Pero kung ayaw mo naman akong sumama dun sa outing namin, maiintindihan... Hindi, love. Sumama ka. Okay lang yun. Maya mo na. Konting tiis na lang naman eh. Magpapakasal na tayo. Sa susunod na family outing, makakasama na rin ako. For now, ikaw na lang muna. Pag-enjoy ka dun, ha? Nang mga sandaling yon,
Alam kong niloloko ko lang ang sarili ko, Sir Wilmore. Hindi naman ako tanga para hindi malaman kung bakit ayaw akong isama ng ate ni Lorena sa lahat ng family events nila. Iyon ay dahil wala pa akong napapatunayan sa buhay. Hindi tulad nila na pare-pareho ng angat ang estado ng mga panahong yon. Halos buong pamilya kasi ni Lorena noon nag-migrate na sa Canada. At siya na lang ang naiwan dito sa Pilipinas. At hindi nagustuhan yon ng pamilya niya. Although nagkaroon naman ako ng konting pag-asa dahil nga ikakasal na kami noon, Sir Wilmore. Pero hindi ko akalain, doon na rin pala guguho ang buong mundo ko. Sino ba itong tumatawag? Madaling araw na. Teka, si Ate Cherry to. Hello po, Ate Cherry. Napatawag po kayo. Arthur, si Lorena. Hindi namin siya makita. Bo, ate, ano pong ibig niyo sabihin? Ate, please, wag niyo po akong biruin ng ganyan. Ate, nasaan na po si Lorena? Pakausap po sa kanya, please. Arthur, wala na si Lorena. Wala na ang kapatid ko. Nahulog si Lorena sa bangin, Arthur. Hindi na namin siya makita. Hindi ko alam, Sir Wilmore, kung paano ko idetalye ng maayos sa inyo ang lahat. Pero ang mas madali pong paliwanag, dahil sa naging outing nila yon, nawala sa akin ang pinakamamahal kong babae. Nawala sa akin si Lorena, Sir Wilmore. Nang ayon kay Ate Cherry, ay nahulog siya sa bangin. Doon mismo sa lugar kung saan daw nag-hiking sila. Na para na rin sa privacy nila ay hindi ko napapangalanan pa. Sobrang gulo ng naging kwento sa akin ni Ate Cherry, Sir Wilmore. Basta ang sinabi na lang niya sa akin, pagkatapos daw aksidenteng mahulog si Lorena sa bangin, tumawag daw sila agad ng tulong para hanapin ang katawan niya. Pero wala silang nakita. Gumawa pa nga ako ng paraan noon para makasunod agad sa kanila. Pero nang dumating ako doon ay inetsepuweran nila ako ng pamilya niya. Ni hindi nila ako pinapansin. Kahit yung mga rescuer na naghahanap noon kay Lorena, tikom ang bibig nila kapag ako ang nagtatanong. Ang tanging naririnig ko lang, posible raw na kinain ng mabangis na hayop ang katawan ni Lorena. Kaya wala silang makita ni katiting man lang na trace sa lugar na yon. Ang sabi pa nila, talaga raw maraming bumapalot ng kababalaghan sa gubat na yon. At ilang hikers na rin daw ang nawala doon. Na hindi lang nababalita dahil hinaharang daw ito ng local government sa lugar na yon. Pero hindi ako sumuko. Ginamit ko ang lahat ng perang naipong ko noon para lang mahanap ko siya, Sir Wilmore. Pero bigo pa rin ako. Hanggang sa... Arthur, tama na yan. Dalawang buwan ka na naghahanap kay Lorena. Hanggang ngayon, wala ka pa rin namang makita. Wala ka bang balak sumuko? Kuya, hayaan mo na ako. Hayaan mo hanapin ko siya, kuya, please. Mahal na mahal ko si Lorena. Hindi ko siya kayang mawala sa akin. Pero mismo ang pamilya na ni Lorena yung sumuko sa paghanap sa kanya, di ba?
Bumalik na nga sila ng Canada pagkatapos nila siyang paglamayan lang ng 3 araw eh. Arthur, maawa ka sa sarili mo. Kailangan mong tanggapin, wala na si Lorena. Kuya. Kuya, please tulungan mo ako makausap ulit si Lorena. Di ba may kakilala kang espiritista? Gusto ko makausap yung kaluluwa ni Lorena. Nakikiusap ako sa'yo, kuya. Tulungan mo ako. Sir Wilmore, wala pong nagawa ang nakatatandang kapatid ko, kundi ang sundin na lang ang gusto ko. Tinulungan niya akong makapunta doon sa kakilala niyang espiritista na siyang magiging daan ko upang makausap ko ulit ang pinakamamahal kong si Lorena. Ito ba kamo yung lugar ko saan nahulog ang kinakasama mo, Arthur? Opo, Kamario, ito na nga po yun. Sige, kung ganun ipikit mo na mga mata mo at simulan na natin ang pagtawag sa kaluluwa na kinakasama mong si Lorena. Mario, ano ang problema? Bakit ito pumapalata ka tumiiling kayo dyan? Pasensya ka na iyo. Kanina ko pa kasi sinusubukang makipagkomunika sa kaluluwa ng kinakasama mo. Pero parang hindi ko magawa. Bakit ito? Subukan niyo ho kaya ulit. Malapit nang kumagat ang dilim iho. Mas magiging delikado ang ritual na ito kapag gumabi na. Kaya mas maigi kung ipagpabukas na lang natin ulit ang pagtawag sa kanya. Baka kasi naglalakbay pa ang kanyang kaluluwa kaya nahihirapan tayong tawagin siya. Ganun ho ba? Sige ho, bukas na lang ho ulit. Hindi ko alam, Sir Wilmore, kung nakailang beses pa ba kaming pabalik-balik sa lugar na yon para lang tawagin ang kaluluwa ni Lorena. Pero kahit ilang beses na naming sinubukan, talagang kahit yon, hindi pa rin namin magawa. Sobrang lugmok na ako ng mga panahong yon. At sa sobrang kadesperaduhan kong muling makausap siya, ay pinilit ko pa rin si Kamario na puntahan ang bangin kung saan siya nahulog. Sa huling pagkakataon. Please, Lorena, makipag-usap ka na sa akin. Nasaan ka na ba? Miss na kita eh. Nakikiusap ako sa'yo. Hayaan mo makausap kita ulit kahit sandali lang. Arthur! Nandito lang ako, Arthur! Lorena? Kamario, parang narinig ko si... Arthur! Sa tingin ko, mas maganda kung ititigil na natin itong ginagawa nating to. Hindi na natin makakausap ang kaluluwa ni Lorena. Tama na! Pero, Kamario... Pasensya ka na, Arthur. Pero delikado na talaga itong ginagawa natin. Baka mamaya, hindi na kaluluwa ni Lorena ang matawag natin, kundi ibang elemento ng nananahan sa lugar na ito. Wala na talaga tayong magagawa. Siguro oras na para tanggapin mong wala na talaga ang nobya mo.
bumagsak ang balikat na bumalik ako noon sa apartment na tinutuluyan ko, Sir Wilmore. Sa sobrang kalungkutan ko, at dahil na rin hindi ko alam kung anong gagawin ko, para ibsan yon, ay natulog na lang ako kahit na alas 5 pa lang noon ng hapon. Dalawang buwan na mula nang magpasya akong mangupahan sa lugar na yon para makapag-focus ako sa paghahanap kay Lorena. Pero nang mga sandaling yon, pakiramdam ko, nauubusan na ako ng pag-asa. Mga bandang alas 11:30 ng gabi rin yon, Sir Wilmore, ay bigla na lang akong nagising dahil sa malalakas na tahol ni Lucky. Pupungas-pungas pa ako nang magmulat ako ng mata. At nakita kong nakatayo siya noon sa labas ng nakabukas na pintuan ng kwarto ko. Hindi ko maintindihan kung bakit parang galit na galit ang tutang iniregalo sa akin ni Lorena. Iba ang klase ng pagtahol niya noon, Sir Wilmore. Ngayong hindi naman siya isang agresibong tuta. Kitang-kita ko pa man din siya noon dahil patay ang ilaw sa kwarto ko. At yung sasalas naman, ang buhay na siyang dahilan kaya nasisinagan siya ng liwanag. Lucky, ano ba yun? At ka ba tahol ng tahol dyan? Pwede ba tumahimik nga muna? Masakit yung ulo ko eh. Gutom siguro to. Teka, nakainin ko nga muna. Ha? Ano yun? Kaninong kamay yung biglang yumakap sa akin? Lorena? Lorena, ikaw ba yan? Nang mga sandaling yon, ramdam at alam kong hindi ako nag-iisa sa kwarto ko. Bigla na lang tumakbo si Lucky palayo, kasabay ng biglang pag-alingaw-ngaw ng mga bungis-ngis na animoy boses ng babae sa bawat sulok ng silid, Sir Wilmore. Aaminin ko nung una, medyo nakaramdam ako ng takot at hindi ako agad nakakilos sa pwesto ko. Pero nang sa paglingon ko, ay doon ako nakaramdam ng bigla ng konting pag-asa. Baliw na siguro ako, Sir Wilmore, dahil nang makita ko na may babaeng nakaupo sa sulok ng kama ko, na natatakpan ng mahaba at itim na buho ang halos kalahati ng mukha. Imbis na kilabutan ako, ay lalo pa akong natuwa. Pakiramdam ko, bigla akong nagkaroon ng pag-asa sa wakas. Makakausap ko na ulit si Lorena. Lorena, ikaw nga. Sa wakas nagpakita ka na ulit sa akin. Lorena! Sa sobrang kasabikan ko nang mga sandaling yon, na muling makita ang girlfriend ko, akma ko na sanang lapitan ang babaeng yon para yakapin. Kaya lang, Sir Wilmore, bigla na lang ako napahinto nang mag-angat siya ng ulo. At doon ko nakita na wala pala siyang mukha. Hindi. Hindi ikaw si Lorena. Sino ka? Anong klaseng nilalang ka? Bakit umiikot ang ulo mo? Huwag ka lalapit sa akin. Lumayo ka! Kulang na lang ho ay mawalan ako ng boses noon sa lakas ng sigaw ko. Nang bigla ko na lang nakitang humaba ang leeg ng babaeng walang mukhang yon.
na nang mga sandaling yon ay unti-unti na rin lumalapit sa akin. Takot na takot ako noon. Gusto ko nang tumakbo pero hindi ko alam kung saan naman ako susuot para lang makatakas ako sa kanya. Gayong ang liit-liit naman ang kwarto ko. Hanggang sa bigla na lang akong napaiktad nang isang sigaw ang narinig ko mula sa salas. Arthur? Arthur? Sa kwarto. Puntaan mo siya sa kwarto, Merwin. Hindi siya nag-iisa ngayon dito sa bahay na to. Sa isang iglap, Sir Wilmore, kitang-kita ko nang bigla na lang maglaho yung dilalang nakaharap ko kanina nang pasukin ako ni Kuya Merwin sa kwarto. Nabutan niya ako na nanginginig sa pwesto ko at literal na nakatayo ang lahat ng aking balahibo. Siyang pasok din naman ni Camario na pagkaraka po noon ay nagsambit agad ng dasal na parabang ibinato niya sa bawat sulok ng silid ko. Yan ang abang sinasabi ko sa iyo, Arthur. Ibang nilalang ang natawag natin sa lugar na yon. Malamang ay isa iyo sa mga engkantadang nananahan doon na nanggambala natin dahil sa pagtawag natin sa isang kaluluwang hindi naman kahit kailan napadpad doon. Ano pong ibig niyo sabihin, Camario? May nalaman kasi kami ni Camario, Arthur. Huwag ka sana mabibigla. Diretso inyo na ako, Kuya. Ano bang ibig mong sabihin? Ang totoo kasi niyan, alam na ni Camario kung bakit hindi niya matawag ang kaluluwa ni Lorena. Arthur, malaki daw ang inaalala niya na hindi naman kasi talaga patay ang dati mong nobya. Ano? Pinaglululoko niyo ba ako? Hindi, Arthur. Ang totoo niyan, hindi ko ito agad sinabi sa iyo dahil gusto ko munang kumpirma yung tama ang inaala ko. Kaya naman gumawa ng paraan ng Kuya Merwin mo para malaman kung ano ba talagang nangyari kay Lorena. Doon niya natuklasan na niloko ka lang ng babaeng pinakamamahal mo, pati na rin ng buo niyang pamilya. Hindi pa siya patay, Arthur. Buhay na buhay siya. At ngayon ay nagpapakasaya na kasama ng mga kaanak niya doon sa Canada. Iniwan ka niya. Niloko ka niya. Dahil ayaw niyang guluhin mo pa siya kahit kailan. Alam ko, ako na ang pinakatangang lalaki sa buong mundo. Dahil nagawa akong lukuhin ang ex ko ng ganung katindi. Parang napakahirap ngang paniwalaan, hindi ba? Akala mo, kwento ng isang telenovela. Dahil sa ginawa niya, muntik pa akong mapahamak, Sir Wilmore. Lalo na nang sabihin sa akin ni Camario na yung uri daw ng engkantadang natawag namin sa gubat ay isa sa pinakamapaglaro sa lahat. Isang uri ng engkantadang mahilig mangakit ng kalalakihan para dalhin sa mundo nilang hindi naman natin alam kung saan. Buti na lang talaga at magaling na espiritista si Camario. Nagawa niyang ibunyag sa akin ang kalokohan ni Lorena. Dahil doon, agad-agad din ay nagdesisyon akong bumalik na lang uli sa Maynila at kalimutan na lang ang lahat na nangyaring masama sa akin. Bagamat mahirap, pinilit ko na lang na kayanin yon, Sir Wilmore. Sa ngayon po ay maayos naman ang buhay ko. Yun nga lang, masyado akong nadala sa pakikipagrelasyon, kaya naman tumanda din akong binata. Ganun pa man ay nagkaroon naman ako ng anak, Sir Wilmore, nang makabuntis ako ng isang babaeng
hindi ko rin naman nakatuluyan dahil na rin sa mga naiwang trauma sa akin ng nakaraang to. Sana ay nagustuhan ninyo ang kwentong ibinahagi ko sa inyo ngayon. At umaasa akong sana ay mapakinggan ko ito sa inyong channel. Kung sakali man, maraming maraming salamat in advance. Ako uli si Arthur. Hanggang dito na lamang po. At ngayon naman mga ka-KT, ka-SB, dumako na tayo sa paborito nating shoutout portion. Shoutout going out to Anika O7, Arian Felipe, Maria, Elaine Chua, Akian Rivera, Matt A. Ray, Mickey Joy Suchangso, Gia Gonzalez, Maureen Fisman, Divina Ladao. Magbabasa tayo ng pinakamagandang comment galing kay Elaine Chua at Misery Loves Company. Sabi ni Elaine, "Hi Katie, I'm avid fan on your video. I'm silent listener from Quezon City. I have a depression. Ito lang yung ginagawa kong libangan. Lalo na pag umatake ang depress ko, lagi akong nakikinig dito at nalilibang ako. Thank you sa lahat ng mga upload ninyo. Lagi po akong nag-aabang. Maraming salamat." Sabi naman ni Misery Loves Company, "Hello Katie and SB. Kahit anong gawin ko araw-araw, sound trip ko na kayo dati. More on music, now puro horror. More power to your channel. Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po. Huwag niyo pong kalilimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan ninyo. Muli po, mula sa bumubuo ng kwentong takip silim at sityo bangungot, ito ang inyong lingkod, Wilmore Plupino, nagpapasalamat."